Hello guys, welcome back no sa aking YouTube channel. So for this video guys, mag-unboxing tayo ng modem ni PLDT Home Prepaid Wi-Fi. Ito is 5G. Kung sa area nyo is may 5G, goods na tong PLDT Home Wi-Fi. So guys, magagamit nyo din sa 4G location. So kung mahina yung signal sa area nyo, 4G lang is goods naman siya. Magagamit mo no, sa promo 1K sa regular SIM. Ito na guys, is may kasama ng SIM na pan-unboxing yung makikita nyo dyan sa harapan. Ilaw ni 4G, 5G. Tapos yung likod, makikita mo is may RG11, RG45, then power adapter direct na daw. Wala na tayong power button. So kung gusto niyo bumili, tingin na lang kayo no sa Lazada, Shopee, PLDT Store, Smart Store, sa Lagang 1495, makakabil na kayo ng PLDT. Ito pala guys, may kasama siyang LAN port, then power adapter. Kaalam ko is 12 volts, 2 ampere yung kasama niyang adapter. Goods na goods to guys, magagamit mo to sa pang travel, pwede mong gamitin with power bank. Kung may output yung power bank mo na 12 volts, 2 ampere, goods na goods tong prepaid wifi na to. Try natin kung gaano ba kabilis tong PLDT home wifi. Dito sa area ko guys, malakas naman talaga yung 5G connectivity ni Smart dito. So kung itatry ko dito, so siguro mga 400, ganun. Kahit anong modem naman dito, malakas eh. Kaya swerte na rin ako sa area ko. Sa area nyo is nakadepende na rin ako yung promo. Ay, bilhin nyo kayo ng Ali 5G 599, is good siya sa mga 5G location. So kung may mahina yung connection mo sa area, 4G yung kaya niya lang sa connectivity. Goods yung 1K no, 4G yung 1K non-stop data for 9 5G area. So kung mag-move ka man sa 5G area is magagamit mo pa rin yung ganong promo, kasi yung 599 guys, magagamit mo lang siya kung yung area mo is may 5G talaga no, yung stable yung 5G niya no, hindi yung pawala-wala. So yun lang guys, kaya bago kayo bumili ng itong wifi na to, is check nyo muna sa cellphone nyo. Try nyo muna, manghiram muna kayo ng cellphone no, sa kapitbahay mo, sa tita mo no, try mo. So try nyo muna kasi para hindi naman masayang yung pera nyo sa pagbili nito, kasi mahalaga din yung pera na sa ginagastosan din tayo. Salpak na natin yung promo no, Ali 599 working to guys, yung Ali 599, kaya huwag kayong mag-alala. Subok ko na yung promo na yan sa mga 5G area. Na working talaga siya. Hindi siya bumibitaw. Lalo dito sa akin. Kahit anong modem na tinatay ko dito guys, working talaga yung 5G. 5G smart. Si Globe may 5G din. Kaso Globe naman, baka naman pwede ka mag-update ng tower. Medyo mahina guys yung 5G ni Globe. No? Maabot lang siya 118 Mbps area ko. So try nyo sa area nyo kung mabilis din si Globe. Ito pala guys, hindi nyo pwedeng salpakan ng Globe ha. Ito is exclusive lang or smart no, naka-smart lang. Kung pwede kang gumamit ng smart SIM, TNT SIM or yung early PAM SIM nya, yung pre-SIM card is magagamit mo sa prepaid wifi na to. Yan guys, umilaw na. So supported yung area ko ng 4G 5G. Wait na lang natin guys, itetest natin no, sa speed test. Itong may recommend ko guys na 381 model is good for modify kung mahina yung area nyo ha. Kung mahina talaga ng 5G o kahit 4G mahina, is good to for 2 ports, pwede mo siyang ma-modify. Update ko na lang kayo no, sa ibang vlog kung paano i-modify yung 321. And guys, may kasama na siyang manual. Hindi ko na pinakita sa inyo para mabilis tayo. So, nag-set na din ako ng password. Pakita ko lang yung pinakalaman ng web UI niya no. Sa network settings. Ayan yan, mobile network. So, yan, yun makita. You guys. Ethernet,
Then sa Wi-Fi settings, dyan tayo pwede magpalit ng password natin. So pwede rin natin combine yung 2.4 and 5 GHz, no? Check lang natin yung 5 GHz preferred. So yan na guys, connection ko, no? Sa mga device na nakakonect, yun mo makikita. Tools, then SMS kung pang register ng promo is magagamit din natin yung parental control, no? Pwede tayong mag-block ng mga website, no? Na di na kailangan. Yan, makikita nyo guys, no? 2.4 GHz Wi-Fi settings. So may 5 GHz. Pwede rin natin enable yung 5 GHz na Wi-Fi ni PLDT. YPS, mesh network. So kung gagamit kayo ng mga router, no, okay. Sa updates, mas recommend ko guys na off nyo na lang yung updates para mas maganda. Bridge mode, VPN security, yan. Yan na guys, no, yung pinakalaman niya. Napasunod lang natin. Then punta tayo ng systems settings, no. Base model H5381. Yan, pinakababa, yan. Makikita niyo yung band, yung connection ng band niyo. Kung may 5G ka din, makikita niyo kung N41, N78 yung sa mga smart yan. Then punta na tayo sa systems, no, developer option. Check natin yung ulit siya ng password, no, user's password. Then debugging, yan. Then band selection, yan guys. Sa area ko is maganda yung band 1 plus 3 plus sa 5G is N41. Sa network mode is try lang natin sa NSA. So standalone NSA. Gusto na yun, yan guys. Update, yan. Basta yung update guys, mas maganda is turn off nyo na lang yun, yung updates. Yan, huwag yung automatic updates. Baka biglang i-lockdown tayo ni PLDT. Goodbye. Hindi natin ma-access yung advance. Yan, try nating speed test. Ito guys, nakadepende sa area nyo, ha. Kung sa area nyo is may na yung smart, mas maganda naka-modified talaga. 2 ports, 4 ports, okay na siya. Kung hybrid MIMO antenna, magagamit mo. So kung malakas naman yung area mo is, mas recommend ko yung isang model na 382 for indoor use, mas malakas din siya. Pero sa akin okay na rin to, kahit to lang antenna is 444 in BPS. So hindi naman siya nagkakalayo guys na yung 381 382 na speed. Kaya kahit saan yung makuha nyo, kung 381 okay lang for external, yung 382 is goods naman for indoor, is kumalakas, so goods na rin. And trust natin sa pass.com kasi legit daw tayo yung pass.com. So yan na guys, no, pumapala talaga siya ng 480 bps, kaya sulit na sulit na tong 5G na to. Basta yung settings nya is band 1 to 3 at yun, N41 na. Maraming salamat pala guys, no, sa pagsuporta sa aking channel. So update ko na lang kayo kung pag modified na 381, upload natin sa YouTube channel. Kaya kung may katanungan kayo, mag-leave lang kayo ng comment dyan para turuan ko kayo kung anong gagawin nyo kung mahina ang internet. Maraming salamat guys, please subscribe to my channel.